Tuh aku jadi abotan. Bungutan. Kami boleh bawa ke berdua. Layu dan lila boleh kami bawa ke berdua. Ini usah kami lawan dulu. Mana mga kabunan? Ah, ito lang ang ating huli. Tatlong piraso. Good evening mga karak, boy tarak po nagbabalik and welcome back to my YouTube channel. This time, mayroon na po akong munting mission, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo. Kasi nga maya maya mayroon po akong hihingi ng pabor, munting pabor po, na baka sakali po na mabigyan ng tugon. So, from the start ng video na ito, ayun, kumuha po ako ng video mula po sa ating kabaro na si Banwa Tribe TV. So ito po ay tungkol sa ilalim ng karagatan. Sumili po ako ng mga ilang video sa ating mga kabaro na vlogger. Pero ang content po nila ay mga pangingisda. So ayan, ito po yung nais kong malaman nyo mga karak na sasabak po ako sa pangingisda balang araw. Kaya ko po pinapanood ang mga videos ng mga kabaro natin mga vloggers na mga mangingisda. So mabuhay po kayo mga lodi, keep safe lang po. So ayan, sa totoo lang hindi po talaga ako sanay sa pagpangingisda, sa panghuhuli ng isda, kaya medyo mahirap po sa akin kasi yun nga, kailangan ko mag-practice. Anyway, nag-uusap po kami ni Bro Jewel, yung kabaro ko po na katrabaho ko, tapos siya po ay master sa panghuli ng isda. Sa katunayan po ay magpagawa sana ako sa kanya ng pana para panghuli ng isda. Pero sabi niya, ito na lang yung dati niyang ginagamit para makapag-practice na ako agad. Kasi kung bibili pa ako ng materialis at saka magpagawa sa kanya, medyo matagalan daw. So ayan, kinuha ko na 500 po ito. Bali, nunahan ko ng 300, may kulang ako na 200. So ayan mga karak, ang aking gamit para sa pangingisda is ito pa lang po. Kaya medyo mahirap din po sa akin na magkaroon ng kumpletong gamit. Kasi nga medyo may kamahalan po. Kasi nga yung goggles na gamit niya, sobra 1,000 po. So medyo may kamahalan po. Pero maganda, maganda siya. Tapos bilang vlogger, yun nga, kulang ako ng waterproof na kamera para naman makagawa ako ng video underwater. So katulad din po sa nasilip ko ng mga video sa ibang mga isda, maganda pong tingnan yung mga episode ng kanilang video, yung mga pahina sa tuwing nanghuhuli sila ng isda. Talagang mag-i-enjoy po tayo sa panonood. So ayun po, sa kwento ng aking katrupa, ang kulang ko ay flashlight, goggles, at saka yung dito sa full body na pang swimming talaga. So meron daw isang seat dyan, sobra 5,000 po. So mahirap, nakakaya mang aminin, pero talagang hindi ko yan kumpleto. So kaya po ako sasabak sa pangingisda dahil gusto ko pong mabigyan ng ulam palagi ang aking pamilya. So
kakaya mga minin mga karak kahit ulam pinoproblema ko pa talaga. Buti lang sana kung ako ang mag-isa, okay lang sa akin, ayos lang. Kaya lang, siyempre pamilyado tayo, so kailangan natin ng extra income. Hindi talaga kakayanin ng sahod ang gastusin sa araw-araw. Siya nga pala, baka sakali po may makapanood po ng video na ito na may kaya po sa buhay or mga OFW dyan na may extra po sa kanilang income na gustong tumulong, ako po ay nanawagan. Baka sakali po na mayroon pong gustong tumulong dyan, mag-sponsor po ng aking mga kagamitan. Nakakahiya man sanang sabihin to, pero talagang gusto ko magkaroon sana ng kumpletong gamit. Kaso ang problema ay wala akong budget, kaya ayun, nagbabaka sakali lang po. Gusto ko lang po talagang maging bihasa sa panghuli ng isda para po may pangulam po kami palagi. Hindi naman po ako nangangarap na makahuli talaga ng napakaraming isda. Ang sa akin lang, magkaroon lang ng pangulam at may pangbigas. So, solve na yan para sa akin. Dawin na, tinitingnan ko itong pamana mga karakan. Medyo mahirap pala ito gawin. Yung pag-sitting pa lang ng trigger dito, talagang mahirap to. Maraming salamat nga pala kay Bro Joel na meron siyang extra na pamana, kaya ayun, meron na akong mapag-umpisahan balang araw. So ayan mga karak, kay Banwak Tribe TV lads, niram ko muna yung video mo, short video lang po yan, sinilip ko po yung ilalim ng karagatan, pinag-aralan ko po yung mga taktika sa panghuli. So ganun, na sa latest video nyo po, bali kunti lang po yung huli nyo, so ayos lang din yun. Siyempre sa pagkakaalam ko, hindi naman talaga lahat ng araw ay marami tayong huli. So ngayon pa lang tinatanggap ko na yan sa sarili ko. So sipag at tiyaga lang, tiyaga-tiyaga lang talaga. Dahil may kasabihan tayo, kapag may tiyaga, may nilaga. Okay, so hanggang dito lang po tayo muna mga karak. See you in my next video. Babus!